Welcome po sa Pinoy Igoy Family YouTube channel. Recently po, bumili ako ng tatlong kites para sa aking mga anak. Pagka-deliver po ng mga kites na to, pumunta po kami agad sa Luwakan Airport para masubukan. And here is our post-kite flight review. Eagle kite na to ang pinaka-nagustuhan namin. Ang ganda ng lipad niya. Dito po makikita nyo si Joby, isa sa aking mga anak. Pinapalipad niya ang eagle kite nang walang kahirap-hirap. Ganda po talaga ng lipad ng kite na to kahit hindi gaano malakas ang hangin. Ito naman po yung butterfly kite na nabili namin. Nadisappoint kami sa kite na to kasi lagi siyang nagcra-crash. Makikita niyo po dito na kala-launch pa lang ng butterfly kite ay nagcrash na siya. Pagbibili po kayo ng mga kite na to, bago niyo po paliparin, lagyan niyo po ng stopper yung parte ng kite kung nasaan yung mga carbon fiber rods. Ang mga stopper na to, kahit tape lang, ay ipiprevent niya po na mahulog yung mga carbon fiber rods. Gaya po nito, nilagyan lang po namin ng tape yung mga dulo kung saan nila nilagay yung mga carbon fiber rods. Yan po. Ito pa mangyayari pag di nyo nilagyan ng stopper. Yung mga carbon fiber rods, magpuputrude. Tapos, mawawala na lang yun. Malalaglag while on flight. Magtataka na lang kayo bakit di lumilipad yung kite. Wala na pala yung spine niya o kaya yung spar. Gaya po nito, tinahi po namin kung saan nakalagay yung spar. Yan po, para hindi malaglag. Isa pong feature ng mga kite na nabibili online na nagustuhan po namin ay yung madali siyang ma-assemble at ma-disassemble. Kasi may mga special connectors po siya. Tatanggalin lang po yung mga rods, tapos pwede na po siyang itupi. Napaka-convenient po nito kung ang kite flying site ay medyo malayo. So pwede mo pong ilagay yung mga kites mo at mga winders sa isang bag na gaya nito. Yung bag ko po na to ay napaka-liit lang. Manipis lang po siya. Pero kasya po yung tatlong kite dyan at mga winders namin.